pag yun nag-coat doon sa mga tubo ng planta, ng boiler, babara na yung planta. So, Trupang Ilunggo. Please subscribe and like and share. Dito lumalabas yung cooling water. Kasi ano ito, peninsula ito. So merong merong cove doon sa kabila. Doon ang pasok ng cooling water, dadaan sa planta, tapos lalabas dito, mainit-init na, maaligam-gam na. So, para hindi maghalo yung warm tsaka cold, kaya dito pinapalabas. Ah, dyan pala pinapalabas. So, ang pangalawang nuclear plant is, nakita nyo yung kalsadang yan, itong site na ito. Okay, site, pangatlo, tapat ang kasya na ito. So yun guys, papasok na po tayo sa planta. Kasama po natin si Congressman na Kuangko. Papasok po sa planta guys. Tara, samahan nyo kami siyempre. Pasok na tayo guys. Ayan. Eto na nga, entrance na nga ito guys. Sige, papasok na tayo mismo. Dito na tayo sa loob. Ayan, dito tayo sa loob ng nuclear power plant guys. Kaya papasok pa tayo kung saan pa tayo dalhin ni Congressman Kuangko. Tara, kumain nyo kami guys. Sa talang buhay ko guys, ngayon lang tayo makakaranas nito na makapunta dito. So, nakaka-proud na isa po tayo sa mga nag-cover dito para makita ang nuclear power plant. A total of how many megawatt? Kasi ang mga bago ngayon na binibenta ng Westinghouse or ng KHMP is 1,000. 1,000 megawatt per each. APR 1,000. Yung binenta sa United Arab Emirates is APR 1,400. Pero meron silang ginagawang mas maliit, which is the APR 1,000, which is mas bagay sa atin. Or pwede rin AP 600, right? So halos kasing laki nito na brand yung Westinghouse. Tatlo, 6, 12, 18, 24. Total of 2,400. Dito pinapabit yung emergency diesel generator, itong dalawa. Kinahoy nila, dinala nila sa SPAG area. No, anyway, pwede naman bumili ng bago. Ito yung nasa basement doon sa Daiichi, yung nalulod. O, yung kalsadang yan, 19 meters yan above sea level. Right? So yes. Kung dyan pa lang, yung tsunami na tumama sa Daiichi, ni hindi mababasa yan. Right? At saka kung pumasok man ang tubig dito, madaling makalabas. Hindi ka tulad nung nasa swimming pool. Yes, hindi na makalabas yung tubig. Malaking diferensya. Yung puntasyon ng number 2 nandyan na. Dyan sa kabila ng pader. Right? So, yun ang pinag-gastusan na rin nung araw. Pero hindi nyo yan magigamit. Papatungan na lang yan kung sakali. Ang civil works ng isang nuclear plant is 60 to 65% of the total cost of a nuclear plant. Kaya hindi biro yung gastos dyan sa pundasyon. Okay.
papasok ka talaga. Malaki naman pala yung mga ito. Papasok na tayo sa loob, guys. Yun. Dito pala yun. Ang linis, guys. Oh. Ang linis pa pala yun. Tinan nyo naman, oh. Dito nagsusot sila. Dito nagsusot sila dyan. Avengers. Dito ba? Ganito, alam. Ganito. Kahit anong thermal plant ang pinasok mo, whether it's coal, gas, geothermal, biothermal, ang unang-unang kailangan mong gawin is tanggalin mo yung mineral sa tubig. Alam nyo ba kapag nagpapakulo kayo ng tubig sa takuri, di ba after a while, may minerals doon sa ilalim ng takuri na parang bato, tumitigas. Pag yun nag-coat doon sa mga tubo ng planta, ng boiler, babara na yung planta. So, kailangan mong tanggalin yun bago mo gamitin yung tubig. So, ang first step ng lahat ng planta is water treatment. Ito water yan ang control. Ito yung water treatment, no? Deionizer ko, tinatanggal yung calcium, yung silica, lahat ng pwedeng mag-coating doon sa steam generator, tinatanggal ito. So, pure water ang pumapasok sa planta. Yun, pure water na yun, paikot-ikot na yun. Hindi nakukonsumo yun. So, ang thinking ng iba, nakukonsumo yun, hindi paikot-ikot lang. Yung guys, grabe guys. Ang lupit pala talaga guys. No. Kita naman natin, no. Bagong-bago pa yung mga gamit, oh. Yung guys, grabe. Ay, ito pa, oh. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Talagang ano pa, ilang years na makalain mo yan. Talagang high-tech yung mga gamit dito. High-tech talaga. Bro nyo, ilang years na. So kung pinabayaan nito guys, sigurado. Oh, sigurado talaga. Siguro nagdami ng lawa-lawa rito sa loob.